Hello guys, so alam ko napakatagal nyo nang nare-request nito. Ano ba yung mga pinakamagagandang dribble combos sa NBA 2K20 Mobile? Actually guys, nasa-surprise ako dito. Kasi ang tagal na ng NBA 2K20 Mobile, tas ang dami pa rin interesado na gumaling. Siguro ito yung mga gusto din gumawa ng highlights video. So lahat ng combo na ituturo ko dito guys, magaganda siya sa video. Kailangan mo lang talaga practicein to para gumaling ka sa pag-timing. Yan, bago yung mga combo guys, ano ba yung mga basic? Turuan kita real quick. So yung cross, crossover, ayan, flick the right stick sa offhand mo. Behind the back, flick the right stick sa likod or away from the basket. Tapos between the legs naman, flick the right stick on the lower right side kung nasa left hand yung bola. Tapos vice versa. Tapos last one is yung spin move. Yung right stick mo, ikot mo lang. Yan, vice versa pag nasa kaliwang bola. So yan, madali lang naman sila. Yan yung mga basics. So ano ba yung mga gagandang combo na pwede mong gawin? First one natin is yung between the legs tapos spin move. Sobrang ganda nitong move na to, lalo kapag sinasize up mo yung opponent. Tapos maganda din to sa fast break. Actually, favorite ko tong ginagawa sa fast break, pero talagang kailangan mo ng magandang timing dito. Siguro nakikita nyo na minsan ginagawa ko to sa live. Mahirap siya gawin, pero pag nagawa nyo siya or na-execute nyo siya, sobrang satisfying. Sobrang smooth pa. Actually, may nagtanong nga sa akin yan, bakit daw wala akong turnover pag nagsispin move ako. Kailangan mo lang talaga practicein yung timing, pero normal lang yun. Yung spin move kasi parang high risk, high reward para sa akin. Pwede mo din gawin na cross tapos spin move. Ito actually, mas madalas ko itong ginagawa kasi ito hindi masyado takaw sa turnover. Tsaka lagi ko siyang ginagawa sa fast break. Nakita nyo naman siguro sa intro. Malakas din ito maka-ankle breaker guys, so minsan masasaktuhan nyo yan, napakaganda ng animation. Make sure na practicein nyo to, siguro sa mababang difficulty para iwas turnover hanggang ma-master nyo. Next one guys is yung mga combo ng moving behind the back tsaka moving cross. So actually itong move na to, favorite ko to, lagi nyo to nakikita na ginagawa ko. So paano ba siya gawin? Nga pala guys, halos lahat ng dribble combos natin mula kanina, hindi ako nagsisprint kung napapansin nyo. Nagsisprint lang ako pagkatapos ng dribble animation. Kasi guys, iba ang dribble na nagsisprint sa hindi nag-sprint. So same thing dito. So first things first, paano ba mag-moving behind the back? So tingnan nyo yung left stick ko, hindi tayo nakasprint. Tapos yung right stick natin, away from the basket or pababa. So sobrang paborito ko to kasi napakaganda nitong move na to. Sobrang ganda sa highlights. Ang ganda pa i-combo sa Eurostep. So practicein nyo lang yan. Kailangan talaga magaan kamay mo kasi nga ang hirap sa touchscreen, di ba? Sa PC madali lang yan. Next one, moving cross. Same thing. Hindi ko na i-freeze pero kung nakikita nyo, magko-cross ka lang habang hindi nakasprint. Pero moving. So yung mga combo natin dyan, yan. Simple lang naman. Moving cross tapos moving behind the back. Ang lakas makatrigger ng ng ankle breaker. Tsaka sabi ko nga kanina, ang ganda niya i-combo sa Eurostep. Alam niyo naman ako, sobrang paborito ko yung Eurostep. Ang maganda pa dito sa dribble move na to, unlike dun sa ibang mga dribble move kanina, kasi yung spin move medyo madalas maka-turn over yun, ito hindi siya masyado. Yung mga nanonood sa live ko alam yan, favorite ko na move yan. Kinocombine ko yan lagi sa Eurostep. Actually, halos lahat ng dribble combo ko dito guys, pwede nyo siyang pagpalit-palitin, pero para sa akin kasi ito yung mga basics. Basic dribble combo to. Magaganda na din siya sa highlights, pero kasi pag naglalaro ka na, siyempre, depende sa nangyayari sa harap mo, iba-iba kasi yung mga posisyon, di ba? Medyo papalit-palitan mo din. Pero pag alam mo itong mga combos na to, minsan makikita mo na yung pattern, tapos gagawin mo na. Itong last combo natin, ito nakasprint ka dito. So ito yung Allen Iverson double cross. So ito, lagi din to nakaka-ankle breaker, lagi ko din ginagawa. So dito, nakasprint ka naman, tapos yung right stick, if you flick mo parang behind the back or away from the basket. Tapos magti-trigger na siya. Yan, tapos sprint ka lang pupunta ng ring, didiretso na siya. Pwede kang tumigil, ikaw bahala. Pag na-ankle breaker mo, tumigil ka, masastig yun. Pwede mo din siya i-combine sa spin move. Pwede mo siya i-combine sa behind the back kung gusto mo. Usually ako, kinocombine ko to sa behind the back kung nakikita nyo sa stream natin. Ayan. Napakastig kasi talaga ng moving behind the back. Medyo mas mahirap nga lang siya. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, wala namang one best combo. Depende kung ano yung nasa harap mo, pwede mong paglaruan yung right stick. Pero siguro itong mga combos na to, magkakaroon ka na ng idea kung ano yung mga gagawin sa certain situations. Ang maganda dito guys, pagka na-practice mo yung timing, kahit maglaro ka sa NBA 2K23, medyo magkakaroon ka na ng edge. So yun lang sa akin for today guys, sana may natutunan kayo. Make sure to like and subscribe.
Tapos i-comment nyo na din ano ba yung trip nyo na matutunan next.